Yeah! Dalawa agad! Ay, ako isa! Ay, tatlo agad! Manga, manga! Apat-apat! Hinog ka na ba? Alam mo yung sa exam, tapos may multiple choice, tatlo. Tapos di mo parang pare-pareho yung sagot. Galing. Manga season is real, partner. Oh, totoo naman, partner. Summer nga kasi, di ba? Kaya talaga manga season ngayon. At may mga ibang lugar nga sa Pilipinas na nagpapapower supply na ng manga. Huwag kayo, yuko ah. Even dito sa Timog. Ay, dito sa mismong Kamuning, oversupply na tayo dito. Nakakahinayang naman yan. Pero alam mo, partner, yung mga sobrang mangga ninyo sa bakuran. Wait lang. Pwede rin isahog. Ay, pwede sa palang pang-ulam yun. Oo nga, partner. Kaya nga ito si Chef JR, may binisitang farm ng mangga. At hindi rin pwedeng ismule ng mga bunga nito ah. Dahil literal na higante ang sarap ng mga ito. Ooh. Chef, gaano kalaki ba yan? Size ba ng ulo ko? Ano kay Shai? Exacto. Exacto, Ineng, ang sinabi mo, talagang higante yung mga mangga natin dito. And yes, mga kapuso, tama po ang sinabi nila. Pwede niyong gamitin for culinary applications yung mangga natin. Kaya naimbag na bigat kanya yung kakabsat. At yung food adventure natin this morning, dito nga sa Gimba, Nueva Ecija, kung saan talaga namang solid at higante ang bida ng ating food adventure. Kasi ito po yung ating regular na mangga, ano? Kung makapapansin niyo po sa mukha ko, halos hindi pa masasakop. To be specific, ang sukat lang naman ito ay mga more or less nasa 4 inches, 4 to 5 inches. Pero yung bida nila dito sa Barangay Katimon, Gimba, Nueva Ecija ay eto. Tingnan niyo po kung gaano kalaki ha. Yan oh. So naglalaro lang naman sa almost 10 inches yung laki nung mangga nila. And mind you, hindi pa po yan full grown, hindi pa yan yung full size niya. So yung mangga po nila dito, kumpara dun sa mga nabibili natin sa market, sa mga kapitbahay natin, eh yung sa kanila, isang piraso, 1 hanggang 3 kilo po yung timbang. So talagang malaki yung difference. We can even consider it as one of the high-valued crops kasi medyo pricey yan, kaya magandang ibenta. Malaki ang return para dun sa ating mga magsasaka. And yung farm na pinuntahan natin dito, eh 10 hectares lang naman. At syempre, bukod dun sa kanilang mga mangga, eh meron din silang iba't ibang mga fruit-bearing trees. At syempre, para malaman natin, hindi ba kayo naiintriga, paano nga ba inaalagaan yung ganito kakahiganting mga mangga? Eh syempre, kailangan natin tumawag ng isang expert. Kaya makakasama natin this morning, si Sir Rogelio Espejo. Good sir. Morning po. Nimbag na bigat, sir? Nimbag na bigat tayo. Ayan! Ilokan na rin. Sir! Paano po ba natin inaalagaan yung gantong klase ng mangga? Ang tawag po dito ay? Ito po yung tinatawag na giant mango po. Giant mango. Tapos pag sinabi po natin Katimon, yun po ay variety. Variety po. Pinangalan ko po yun sa ating barangay. Oh, I see. Okay. Barangay Katimon. Tapos, sir, 14 years na po kayo nag-aalaga ng giant Katimon? Opo, opo. Pero pag sinabi po natin Katimon ba, para lang mawala yung confusion, automatic po ba giant yun o meron talagang specific variety? May specific variety po. Meron pong yung jumbo Katimon, yun po yung 3 kilo hanggang mahigit po. Ito naman pong giant, yun pong 700 grams hanggang 1.5 kilos po. Ito. So ito yun? Po, meron naman pong sweet Katimon, marami pa pong mga variety na under sa Katimon variety po. So iba't ibang klase? Iba't ibang klase po. Specifically, ang isa pong specialty nyo dito sa farm ninyo ay yung giant Katimon. Sir, paano naman po natin nakukuha yung ganito klaseng kalalaki ng mga mangga? Una po, ito po ay nasa kanyang lahi. Tapos po, yung tamang pag-aalaga po, yung tamang pagpapatubig, pag-abono, yun po yung kanyang sikreto. Ayan, so ito po yung sinasabi nating, sabi niyo sir, naglalaro from 750 grams to 1.5. Opo, ito po yung giant. Ito, tansya kong mga nasa 1.2 ito eh, mga kilo. Tapos yun nga, kagaya ng pinakita natin, eh, ang laki po talaga, ayan po mga kapuso. 9 inches versus yung ating nabibili sa market. Ayan. Sir, no? Magkano naman po ang kilo ng ating giant Katimon, sir? Ito po ay 400 per kilo po. 400? O yan, high-valued crop talaga, no? Talagang maganda yung bentahan ito. Siyempre, maganda rin yung return para dun sa ating mga farmers. Sabi niyo po kanina, sir, eh maganda na rin po yung pagbebenta nyo ng seedlings. Kasi yun yung isa, siyempre, maraming interesado, no? Opo, opo. Okay.
So yung seedlings po, ayan, siyempre, Barangay Katimon. Kasama hanapin natin si Sir Rogelio. And specifically, sir, kung ako ay isang farmer at gusto kong mag-alaga ng giant katimon, gano'n naman po katagal ang parang pinaka-aantayin ko para mamunga ito? Ito po ay tumatagal po ng 2 taon po. Mag-start na po siya ng fruiting. Opo. So 2 years lang, mga kapuso. Compared po dun sa native natin. Ang native natin ay 5 to 7 years. Oo, matagal po yung bilangan. Pero, ang kagaya nga po na sinabi natin, Sir Rogelio, ano, actually, may culinary application. So hindi lang basta to yung pang-ensalada lang or yung pang-papapakin lang. Kasi pwede nyo rin siyang isama sa inyong mga paboritong putahe, kagaya po ng manok. Kasi, Sir Rogelio, di ba, alam naman natin, meron tayong sinampalukang manok. So definitely, yung asim at saka yung naglalarong tamis ng ating mangga, eh pwede nyo rin ilagay. And speaking po of lasa, sir, may difference po ba siya dun sa native natin? Ah, malaki po. Ano po ang parang pinaka magiging ang sabi po ng ito po, ang kwan po, ang sabi po, bukod sa na tikman ko na po ito, ang sabi po ng karamihan ay napakasarap po ito. Mula bata po hanggang sa manibala hanggang sa hinom. Actually, yung lasa po ng ating giant katimon, kapag titikman po ninyo, para siyang yung apple mango na wala yung hindi kaaya-ayang lasa. Mm. So matamis naman po siya talaga. And yun nga, mapapansin mo, hindi siya ganun ka-asing. Opo. Ayan. So ito yung ating manok para sa ating minanggahang manok na recipe this morning. So isisear lang natin yan. We're just gonna add in our ginger, of course, yung ating onion, sama-sama na po yan. And yung ating garlic. So very straightforward lang nung recipe natin. Actually, Sir Rogelio, itong gisa part, pwede nyo nang skip yan. Kung medyo nagmamadali kayo, pwede nyo nang isama yan sa pot ng sama-sama and then wala nang gisa na part. And of course, yung ating pinakamag-aangat nung lasa, nung ating chicken dish, yung ating hinimay or ginayat na mangga. Well, kung wala naman po kayong giant katimon, syempre, kung anong merong available sa inyo, pwede nyo gamitin yan. Kung may kahit nga Indian mango pa yan, lalong-lalo na sa mga panahon or sa mga lugar na medyo may oversupply nga. So yan, season lang natin yan ng salt and some pepper. And then of course, yung parang pinakasabaw natin. We're just gonna add it in. Now I will let this simmer for siguro 10 to 15 minutes. And after 10 to 15 minutes, ito na yung magiging itsura niyan. And to finish off our dish, we are just gonna add in our malunggay leaves and some kick na rin para may konting angas. We're just gonna add some red chilies. Ayan o, mga kapuso. Sir, nakaraman kan? Kastoy? Hindi pa. Hindi pa. Kung tinatanong ko si Sir Rogelio kung nakatikim na eh. Sir, will you do the honors? Padasan man sir, no, pumasamol lang kanyam sir. Ayan o. Eto mga kapuso, ready na yung ating binanggahang manok. Siyempre, papa-approve natin kay Sir Rogelio kung pasado ba yung ating dish this morning. This is something, kung wala man kayong manok, kung hindi nyo trip, definitely sa isda, pwedeng-pwede nyo rin siyang i-apply. At other proteins. Ayan, so plate lang natin ito. Ito, sakto to, pananghalian. Sarap. Kamusta nga, sir? Naimas. Naimas lata, yun, oh. Pasado daw, approve. Approve po, kakaibang lasa sa mga natikpan ko po. Hindi, tsaka maganda kasi dito, yung dahil hindi lang siya basta asim, ano? Mm-hmm. So may tamis itong kasama, tapos yung combination ng texture po, yung tamis saka sa asim. At tsaka lumalapot-lapot yung sabaw, oh. Ayan, oh. Mm-hmm. Ayan, Food Explorers! Maraming salamat sa information, salamat, Sir Rogelio. And of course, ito, panalong recipe na naman. Ihabol nyo na sa inyong almusal, tanghalian at mamaya sa inyong hapunan. Tuloy-tuloy yung food adventure natin. Ito lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka sa unang hearing.